Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa'yo yung isang pang anak, ikaw na lang yung mag-isa. Ayokong pigilan yung mga anak ko sa mga gusto nilang gawin. Nanay, it's not gonna be forever that I'm gonna be with you. So, you know, let me live a life. Talo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Huh? Yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. Pero ano, patawarin mo kung hindi ko na uulitin. Takot ang nanay sa akin. Inaamin ko. Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay at ang kasama niyo lang ay kasambahay? Nalulungkot pa rin ako. Alam niyo, umiiyak na walang dahilan. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, hindi bali na lang. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Maalagaan ka ba ng ipon mo, Miss J? Nung na-hospital ako, wala akong ginawa kundi umiyak. Ganito pala, ang hirap ng nag-iisa. Ito may kasalanan ng lahat ng yan. Ang social media. At isa pong napakalaking karangalan po para sa OGDS Channel, ang Maka One-on-One. Ang isa sa mga pinaka-mahusay na actress dito po sa Pilipinas. At syempre, ang kauna-unahang Filipina actress na nagtagumpay at nagwagi bilang best actress sa Cannes Film Fest para sa pelikulang Marosa noong 2016, Miss Jacqueline Jose. Hello! Ayan, nagkasama kami ni Miss Jane sa Shake, Rattle and Roll 5. Yung pinamagatang anino, kasama natin first movie ni Ding Dong Dantes. Yes. At dito kami second na nakita ni Miss Jane. Ayan, Miss Jane, hindi ho ba kayo na-offend kapag ginagaya po ng marami, lalo na ng mga bakla, ang punto ninyo o yung... Intonation. Yung intonation ninyo, kung paano kayo magsalita. Hindi. Honestly. Not at all. Swear. Nakakatuwa nga eh. Kasi ina-exaggerate pa nila. Siyempre, ganun talaga. Ka-level ko na sila, Ate V, Guy, at iba pa na ginagaya sa stage. Bakit ka ma-offend? That's, ano, flattering. Anyway, hindi alam ng iba ha, na si Miss Jane ay matagal ng artista. Hindi kayo unang nag-artista, di ba yung ate niyo? Yes. Si Veronica Jones. Opo. Ilan ho kayong magkakapatid? Anim kami magkakapatid. Ang tatlo ay nasa Amerika na. Tatlo na lang kami dito. Bunso, panganay at ako. Pero meron na po bang kaya noon si Miss G? Wala. Ang pamilya niyo? Ang bumubuhay lang sa amin ay ang kapatid ko, si Veronica Jones. Dahil nag-artista si Miss Veronica? Oo, nag-artista siya para buhayin kami. Kasi hanggang ngayon naman, ang pag-aartista ay sagot sa kahirapan. Ah, talaga? Diba? Hanggang ngayon, yun ang inyong paniniwala. Sa lahat, tanungin mo, anong gusto mong maging mag-artista para po matulungan ko ang aking pamilya, maiangat ko sa kahirapan, diba ganun? So, matagal ng ano yun ng mga tao nung araw pa. So, kayo ay binuhay noon ni Miss Veronica Jones? Yes. At paano nung siya yung breadwinner. When she decided to settle down, not get married, but settle down, she cannot be forever breadwinner. Diba? Bigyan din naman natin ng karapatan yung tao na magkaroon ng sarilang buhay at magdesisyon. Kasi ang pagkaalam ko, din pa lang siya, nag-i-stage show na eh. Talaga? Kumakanta-kanta noong araw, uso yun eh. So noong 15 siya, kayo ilang taon? About 11. So siya talaga literally nagpa-aral sa inyo? Oo. So, siya. So nung nag-settle down siya, sino na sumunod na maging breadwinner? Ako. Kayo na. So dahil kayo ay pangalawa? Pangatlo ako, pero yung lalaki namin medyo at that time ay magulo ang takbo ng buhay. At saka hindi siya sa amin naka-base sa isa kong lola. Parang in-adapt siya. But we grew up knowing each other and loving each other. Ako na yung sumunod. Next in line na I have to do something. Kung hindi, paano? Kaya ang nanay ko maraming connection. Baby Pascual, Feli Pascual. At ang kamag-anak ni Mother Lily. Diba noon mga producer talaga makakilala ng mami niyo. Oo, dahil kay Veronica Jones. Okay. But there's this search for chicas. Para walang kinaiba yan sa PBB. Yung down to 100, to 80, to hanggang maging final 5.
Nakasali kayo doon? Sinali ako ng nanay ko. Siyempre, ayoko. Gusto ko mag-aral eh. So, nagpapatalo ko. Hindi ako maarte. Eh, yung mga judges, sila Armando Lao, sila Edwin Estrella. Gusto pala low-key, non-acting. So, lagi ako naiiwan. So, parang gagawin ko para matanggal ako dito. Tsaka, nawi-weirdan ako. Yung iba sumasali, gustong manalo. Ikaw, napipilitan ka lang sumali dahil yun ang ayoko gusto ng nanay mo. Pero ayaw mong manalo. Oo, ayoko mag-artista. Oh. Kasi ang kinalakihan ko, ang artista ay glitz and glam. Sa ate ko, side, you have to be tall, beautiful, maputi. Hindi ako yun. Ugly duckling ako. Kami magkakapatid. Ako yung malaking bibig, malaking mata. At saka mahihiyain. Ayaw mo talaga. Ayoko talaga. Kasi nga, ang tingin ko noon, yung I cannot be tall, Wonder Woman look. Hindi ako pang doon. So going back to the reality show na parang PBB. So, nakasali ka sa top 5, pero nalungkot ka. Oo, natuloy yung film ng masama ang loob ko. Kailangan ko lang gawin kasi nanay ko magagalit at saka kailangan tumuloy sa pag-artista para tuloy-tuloy yung income. After Chicas, ginawa ko ang... Chicas yung movie. Yung movie, Chicas. Takaw Tukso, nanalo agad ako ng Orian. Best actress, no? Oo, tayo kami ni Miss Pilar Pilapil. And then, Lino Broca na, White Slavery. Kasi recommend niya na ako Chito Ronyo. So in short, I am lucky enough to have worked with this group of people. Ang nakita ko sa show business ay kakaiba dun sa nakalakihan ko sa ate ko. Dito, hindi kailangan matangkad, hindi kailangan ano. Basta't naiintindihan mo yung ginagawa mo. You have to be very good at that. Eh, ang sa akin, ano ko eh, observant. I'm very, very observant. Magaling akong kumilala ng tao or makipag... Kumilatis. So, nung mga dumating yung mga sexy role na Mirna sa private show ni Chito Ronyo, at saka noon, alam ko na na these people are the best of the best, you know. Eh, dire-diretso na. Kailan yun niyakap na gusto ko na rin pala to? Kasi nung una ayaw nyo. Oo. At nandun na yung happiness nyo, excitement nyo na to gumawa. Do all this, ano. Ang offers. Sa akin yung portraying a character. Kasi may hilig nga akong, ano. Tapos gusto kong i-present sa society itong tao na to. Itong pelikulang ito. Doon ako na in love na. Na-attach na ako in filmmaking. Kailanman ay hindi ako naging superstar or sumikat. So as I go doing acting, mas nag-enjoy ako. Pero Miss Jane, kayo nag-iisa sa bahay. Nasanay na po. Kailangan. Wala akong choice. Katulad ng sinabi ko sa iyo, ayokong pigilan yung mga anak ko sa mga gusto nilang gawin. Kasi ako, nahawakan, napigilan. Kung ano man yung gusto nilang tahakin, gusto ko silang hayaan. I want them to enjoy life kasi life is short. Lalo na ngayon. Dati cliche yan eh. But after this pandemic, you can really tell that life is short. Kausap mo pa lang eh. Next week. Sa ICU na, tapos wala na. So, gusto niya mag-aral sa States? Sige. Gusto ni Andy manirahan sa Siargao to create a life there? Sige. Masakit. Malungkot. Pero noong una, tinanggap niya yung ganun. Oh. Na yung unang sabak pa lang na anak niyo sa gusto ko mag-aral sa US ma. Sabi ng isang anak niya. Pumayag agad kayo, nagdalawang isip kayo. Siyempre, nagdalawang isip ako. Kinonvince siya, dito ka na muna mag-aral. Oo, sabi ko, ba't dito ka na magtapos? Mm-hmm. At saka, wala akong kasama. Nana, it's not gonna be forever that I'm gonna be with you. So, you know, let me live a life at 20. Iba na kasi yung mga bata ngayon. Pero habang nasa US siya, siya ba yung nag-work, siya yung nagpapara sa sarili niya o si Miss Jane pa rin? Ako. You never... Pero nagsa-sideline siya sa campus. Mm-hmm. Ang visa niya kasi student eh. Can't work outside. Sa faculty, ganyan. Fixing books. Extra income niya yun. But I support. Ako nag-support sa kanya. You never asked any support from their respective fathers? No. Noong kay Andy at ngayon kay Andy? Never. Not a single centavo. Ano to prinsipyo ni Miss Jane? Wala. Ayaw nila magbigay eh. Wala nang pilitin ko sila. Ayaw nila magbigay na nangihingi ako. Hindi ako nangihingi. Pero kung anak mo, ibigay mo na lang, diba? Kung gusto mo magbigay. Pusa? Oo, pero hindi ako mag-a-ask. Ba't ganun si Miss Jane? Baka mapahiya lang ako eh. Diba? Parang sa akin, kaya ko to. But you're in good terms with the dad naman. When Ralph died... Si Mark Hill. Oo. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon mag-patch up. Ah, really? Itong ngayon, hindi ko rin, hindi rin ako nakikipag-usap. Because I've asked so many times to help me, not financially, yung
time. Kasi lalaki to, hirap eh. Hirap na kayo. I got turned down so many times also. Kasi may bago ng pamilya. So I stopped. Alam ano, pilitin ko yung sarili. Yeah, but you never said anything bad about the parents doon sa inyong mga anak. If I will say anything about their father, magigilty na naman ako. Sasabihin nila, half of me is bad. So ayoko magsalita ng... Hindi ako nagkukwento ng mga... Silang bahalang tumuklas. Oo. At hindi mo lang pinipigilan yung bonsong si Gwen na makipagkita. No, not at all. Ako pa nagsasabi sa kanya na, no matter what, Gwen, he is your father. At least say hi or greet him sa birthday niya o Christmas. He's so good. Yun ang pinaka-regalo sa'yo ng Diyos. Oo. Na yung mga anak maging matalino sila. Oo. Nakita mo naman si Andy ko pa paano magsalita. Ay, oh. Kahit text lang. Her choices of words are... Ano ibig sabihin nun? Ganun ako. Meron ba kayong ganun conversation minsan, Miss Jane? Na meron kang hindi maintindihan sa post ng anak mo kaya tinatanong mo siya? Sinasabi ko sa kanya, kahit sa lalaki, si Gwen naman, tanungin mo na, hindi pa rin sasabihin, ayaw niya ma-offend ako. Na hindi ko alam yung word. Tapos sasabihin niya, no, it's okay, you say word na maiintindihan mo. Ayaw ka niya i-correct? Ayaw niya ka i-correct na he is hurting for me. Ah, talaga? I feel. Ba't ganun si Gwen? Paano naman ako nun eh? No? Ano pa mga instances na yung anak mo si Gwen, napatunayan mo, grabe anak mo ito? Ay, pag inakap ako nun, tsaka nalikin ako sa ulo kasi 6-footer yun. Eh. Okay. Yung biglang, my God. Kasama ko nga si Ellie sa bahay. Ang apo mo? Oo. Yung akin ko yung partner. Shopping. Lagi ko sinasabi, I miss Acker. Acker kasi yung tawag niya. Kasi mula nung lumalaki siya, hindi niya mapronounce yung uncle. So, naging Acker. So, up to now, he's using Acker. And everybody. Walang miss ko si Acker. Pag nasa Sara tayo, biglang sumusulpot sa likod ko, aakapin ako. Tapos mag-aabot ng isang shirt. Isa lang. Hindi siya magbibigay sa'yo ng 5 o 10 or... Piling siya shopping mo, pero hindi kumukuha ng marami. Hindi, isa lang. Isa lang. Ah, talaga? No, hindi opportunist ng ano? Hindi. Hindi sasamantalahin, kukunin lahat. Dahil nahihiya pa rin sa'yo. Oo. Nakikita niya kasi ang hirap ko sa trabaho. Si Andy is 30. She's entitled to whatever she likes to do or decided to ano. Pero nung una po, si Andy, gustong tumira sa Sharkaw. Nagdalawang isip kayo. Dahil ang layo nun, hindi tayo magkikita. Hindi ako nagdalawang isip kasi alam ko na hindi ko siya mapipigilan. Si Andy ay buo magdesisyon. Hindi ko siya pinakakialaman. Kahit sa karir niya. Never ako nag-stage mother. Kung may marinig man sila. Yun ang gusto mong linawin, na hindi ka naging stage mother. Hindi, oo. Ipinaglaban mo lang yung anak. Since alam mo na taga-industriya ka rin, at alam mo yung pasikot-sikot dito. Yun ang nangyari naman. No? So, nung si Andy po ay umalis ng showbiz, naintindihan niyo po? Naintindihan ko. Kasi kung ako nga, napagod eh. Ayoko naman yung anak ko ganun din. Pero si Andy, hindi rin nagre-reklamo yan. Mabilis magtrabaho kasi gusto niya matapos agad. At di sa pagmamalaki, magaling si Andy. Mahusay. Hinayang din yung karamihan. Kaya lang, nagkaanak siya eh. Nagkaroon ng pamilya eh. Siguro sabi niya, ayoko mangyari sa akin, nangyari sa nanay ko. Na hindi niya ako nakitang lumaki. Diba? Hindi niya ako nasubaybayan. Hindi niya ako, I was not there. Family day, most of the events sa school. Well, nung nalaman niya na, na-realize niya na. But as I've said, nabasa ko yung text ni Ding Dong kay... Ding Dong Dantes? Sa anak niya. Yung message niya sa anak niya. Sabi niya, someday you will understand. Sabi ko, kung si Ding Dong nga eh. Dantes, Ding Dong na yan, superstar yan. Pero malaki ang hinihingi sa atin ng trabaho nito eh. Buhay mo kapalit eh. Meron ka isang post sa IG mo na bumibilib ka kay Andy kung paano magpalaki ng anak. Mm-mm. Kasi ako, pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Paano ko palalakihin yung anak ko kung wala ko yung pakakain? Pero hindi ko ibig sabihin na pinili ko yung karir ko dahil mas mahal ko yung karir ko kaysa sa anak ko. Mas mahal ko yung anak ko. At kung hindi ko pipiliin yung karir, wala siyang environment na mahusay na kilalakihan o school.
Meron din bang natutunan si Miss Jane kay Auntie bilang nanay? Marami. Na hindi niyo nagawa or hindi niyo na encounter? Well, for one, yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. Si Andy nagawa. Doon ako bilib na bilib sa kanya. Yung kinalimutan ang sarili. Para? Yung lifestyle. Medyo... probinsya na. Social yan eh. Oo. Medyo ano yan eh. Nag-laid back na siya. Sobra. Mm-hmm. Mas palagi niyang sinasabi sa mga posts niya na... I mean, sinasabi that children are the most important thing. Alam mo na yung tatlong anak niya. Grabe. Itong kasama ko sa bahay, sa hotel ng isang araw, nakita ko kung gano'n niya kamahal yung mga anak niya. Sa isang mall, buhat-buhat niya, dalawa. Ha? Huh? Dalawa. Tapos ang bilis pa maglakad. Sporty eh. Tapos wala siyang pakialam sa tao. Talaga? Oo. Na ikaw parang, so tatlo yung anak ni Anne kasama si Ellie. Naglalakad naman si Ellie. Oo. Yung dalawa karga niya. Oo, yung dalawa karga niya. Andi mo lang sa siyagaw. Oo. Sa ate ka. Andi nabulong mo. Ano sinasagot? I don't care. Ang magawin ko, pahirap ako sila maglakad. Oo. Eh, pagod na. Oo. Hindi niya alam, ikaw rin napapagod. Naawa ako tingnan, naawa ako. Tsaka yung pagkagising, hanggang matulog, siya, hands on. Oo. Nagbe-breastfeed pa. Si isa, nangungulit. Ang kulit ng isa ko eh. Kulot. Si Lilo. So, ano po ang gusto niyo sabihin? Dahil si Andy kasi, parang nananahimik na siya. Kumbaga, mas pinili niyang maging ordinaryong tao kesa nasa limelight. Pero, yung iba, binabatikos pa rin siya. Ano ang pwede niyong sabihin sa mga bashers ni Andy? Sana hayaan na lang yung anak ko na nakikita pa rin kasi sa YouTube eh. Gusto ata nila, wag na nila makita at all. Diba? But you know, meron nga ako nabasa rin kay Andy na caption sa IG ata. Sabi niya, I need to work because Bills doesn't have emotion. Tama naman. Diba? Buti hindi na po sinasagot ni Andy yung mga bashers. Hindi, hindi. So, hindi rin siya nagbabasa. Kahit itong araw hindi nagbabasa yan. Hindi ko naaalala na meron siyang sinagot o nag-text back o may... Wala. Eh, pag hindi niya kailangan, hindi yung pagkakabalahan. Kung hindi daw magbibigay sa kanya ng positive vibes, wala siyang panahon. At saka gusto ko itong ano, hangaan, Miss Jane. Kasi merong nagsalita ulit against Andy. Hindi kita narinig. Mm-hmm. Ayaw na yan. Sa, mas iniisip ko na yung galit ng anak ko kesa sa sabihin ng mga tao. Pero may gigil ka sa loob. Ngayon pinipigil ko na wag na. Yun, hindi na ako nagbabasa. Ah, talaga. That's good. Hindi na. Para hindi na lang ako mapikon. Hindi ko na lang inaalam. Pero kung malalaman ko, sigurado yung sasagot ako. Kasi anak ko yan eh. And understandable yun. Nanay ka eh. Nanay ka, oh. Was there a time na na-hit mo yung anak mo? Hindi. Physically? Nope. Hindi ako namamalo. Bunganga lang. Hindi rin ako nabubunga. Umiiyak na lang. Umiiyak ka na lang dahil? Pagka may nasabi, tapos may naakap. Pag may nasabi ka sa anak mo, tapos pagsisisihan mo rin yung nasabi mo. Oo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Ganun ako. Oo. Yung ibang magulang, di kaya sabihin. Ako, andyan pa sa phone ko. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ba't ka na si Miss Jane? Ayoko magalit sila sa akin eh. Masama ba humingi ng tawad sa anak? Kung meron kang pagkakamali, hindi naman di siguro. Kailan naman siguro yun. So, you never hit your kids at walang kahit sino rin pwedeng manakit sa mga. Diba? O ako nga, hindi ko pinalo yan. So, gigil na gigil ka nun nung may nanakit sa anak? Uh-huh. Was there a time gusto mong gumantin? Hindi. Kasi I know Andy can handle it. So, bilin niyo ba yan kay Film? Hindi, kasi alam ko si Filmar hindi sasaktan si Andy. Alam ko, mahal na mahal niya yung ako. Noong na-propose siya kay Andy, ginawa niya ako ng letter. Pakasarap pakinggan na meron taong mahal na mahal ang anak ko. Ano ipinangako ni Filmar? Na hindi sasaktan emotionally and physically. So sa mga pakwento niyo kay Andy, Miss Jane, parang takot ang nanay sa anak. Parang, inaamin ko. Kasi parang aminado kami mga... May laking ako eh. Oo. Mas takot kay Andy kaysa kay Gwen. Para sila. Pero mas kay Andy kasi marami nang napatunayan si Andy sa akin na tama siya eh. Ah, talaga? Oo.
Kaya yung tingin nyo kay Andy, parang talagang sobrang mature. Oo, mature. Mm-hmm. Tsaka, nahuhusayan ako sa kanyang talino. Ina-admire ko yun sa kanya. Mm-hmm. Pero, Miss Jane, anong una po na malalaman nyo na kayo magiging lola na nung una? Anong naging feeling ni Miss Jane? Hindi kayo handa na maging lola nung araw? Iba. Hindi ko muna inisip pagiging lola. Inisip ko muna, buntis ba siya? Kasi hindi ko alam eh. Ayaw, hindi nagsasabi eh. Pero tinan nyo naman, puro yata kay Andy. Mukha ng tanak nyo. Diba? Ang lakas ng gak. Oo. Diba? Tsaka si Ellie, tanamal ko yung batang yun. Mm. Kasi she's 10. Yun ang fear ko yung pagdating ng araw. 10 pa lang, Miss Jane. May takot ka na. Matalino yun eh. Yun nga, 10 pa lang, may takot ka na. What? 2 years lang, magtatahitay na yun ang mga Instagram. Well, andyan ang daddy at ang mommy to explain. They're better than me. Si Jake is a good father also. I'm sure they can explain nila ng maayos yan. And you have a good, you're in good terms naman with Jake. Oh yes. That's good. Mm-hmm. Mahal pa yung batang yan. Mm-hmm. Nakikita ko nga sa mga IG niya, grabe yung daughter and father ano nila. Oo. Alam mo, hindi ano eh, hindi pang picture taking lang. Genuine talaga. He loves my daughter so much. Oo. Saka yung birthday ni Ellie, di ba? Nagpunta pa yung buong pamilya yan. Yes, oo, buong pamilya. Mm-hmm. Nakakatuwa. So, lahat sila mahal na mahal si Ellie. Mm-hmm. And marami nagmamahal kay Ellie. Sabi mo nga, ikaw na lang yung mag-isa sa bahay. Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa'yo yung isang panganak para mag-aral naman sa US, paano po yung communication niyo with your kids? Nalulungkot pa rin ako. Talo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay at ang kasama niyo lang ay kasambahay? Please. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki, maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas pipiliin ko na sila na lang. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayan para sa kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Nagkataon lang na gusto nila maging independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, sinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sakali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayo makikita. Pasyal ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na ano, hanggang malakas tayo magtrabaho, tayo na magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maaalagaan ka ba ng ipon, Miss Jane? Di ba, iba pa rin, di ba, kung andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama? Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito na mag-fine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kung di umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang ano yan? Somehow, makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal din naman. Dahil namimiss mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag nakalaki na ako, I have my extended family with me na masaya. Kahit may ka-parties, utility, kahit sino. Extended family yan, mga pamilya yan. Nakakalimot ka, nalilibang ka, at nauubos yung panahon kasi 2 years pa yung anak ko, 22, 23, 23 tapos siya. Pero ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak ni si Gwen, dahil may girlfriend na. Oo. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Yun si Miss Jane pa ay dinapuan na rin. Oo. Really? Yes. Ano? Alam niyo, umiiyak na walang dahilan. Anxiety, depression, hirap. Bakit umiiyak ng walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla na natutuloy luha mo. Tapos, you are depressed. You just don't know.
nakaiga ka sa kama. Nung paghatid ko kay Andy, may dahilan yun kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako, nakamask lang ako, nila nakikita. Pagbaba, nakap ko, iyak ako na iyak. Oh, no sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. Siyempre, understandable, aalis sila yun. Sila alam kung kailan makikita ulit. But mayroong mga insidente na wala naman reason. Kung bakit ka? Malungkot. And at the same time, meron din kayong ano, masyado ba kayong mapag-isip? Yes! Dami-dami laman ng isip nyo. Oo! Kahit gusto magpahinga ng utak nyo, kaya yes. Hindi pa rin kaya. Ayaw. May insomnia rin ako. Ah, talaga? Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko, kung ano kaya nangyari? Kamamiya, may naapaaway or what? Oh. Ano, okay. Kahit hindi mo i-entertain, papasok. Kahit kala Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko at apo. Lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Itong ikasalanan ng lahat ngayon. Yung social media. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan. Kasi yan ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, tapos sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Mabuhay ng normal. Mabuhay ng tama. At ikaw din, Miss Jane, kasama ka magkasakitan. Oo nga. Hindi mo alam kung ikaw nagkasakit yung mga anak mo naman at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat alagaan mo rin ang sarili. Thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline Hussein? Maging matatag ka. At malungkot. Maging matatag, huwag malungkot. At umiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang magulang. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng magulang. Maaaring tayo ang luwal sa kanila, may bigay ng buhay. Pero wag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayong magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasok. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan. Alam ko kung paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal. Marunong makisama sa kapwa. Magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. Imposibleng wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka.